Yes, yes, welcome back to our channel. This is your host, Ian Papinoy-NZ, the lover boy but not the playboy. Nasaan man dako kayo ng mundo, nasa trabaho man o nasa bahay o nasa school man, samahan ninyo ako at panoorin ang videong isi-share ko sa inyo about 5 clever use for old phone. Opo, ano po ba yun? Pwede natin gawin sa ating mga lumang cellphone instead na itago po natin sa sakahon, gawin po natin siyang kapakipakinabang pa. Okay. Huwag din po natin kalimutan na mag-i-click yung ating like, subscribe, at yung ating bell notification button para updated po tayo sa mga darating pang video. Okay? Let's watch! Okay mga ka-impo Pinoy, isishare ko sa inyo ngayon kung paano natin gamitin yung ating old phone, yung ating lumang cellphone. Gawin natin siyang mirroring device dito sa atin, touchscreen, car player. Okay. By request na rin po 'to doon sa atin sa isa sa mga viewer natin kasi yung car stereo niya wala din po siyang Wi-Fi detector. Ang may Wi-Fi lang yung cellphone niya. Car player, touchscreen car player. Although sa Bluetooth wala siyang problema. Okay, lakay na natin siya. Connected. Ayan, automatic siya pag connected na daw siya. Ibig sabihin, walang problema. Halimbawa, sa music, okay, wala tayong problema. Okay. Or rather, manonood tayo ng movie. It's the usual SOP. But those asshole runnerheads of battalion. Okay, wala siyang problema. Okay, ang aim natin dito is kung paano natin i-mirroring yung cellphone natin dito sa atin car player. Okay. Ituturo ko sa inyo kung paano natin i-mirroring without Wi-Fi yung atin car touchscreen player. Okay. Make sure lang na yung ating cellphone connected siya sa internet. May Wi-Fi siya o may internet connection siya. Okay, yun lang kasi ang gagawin natin, mag-i-install tayo ng mirroring application came from the Play Store, dito sa Play Store niya, para mag-connect siya dito sa atin car player. Okay, ang gagawin lang natin dito, ang gagamitin lang natin yung ating old phone, tapos yung ating USB connector. Okay, ipa-plug lang natin siya. Okay, automatic na yan. Once na plinag mo siya, yes. Automatic siya. Okay. Open mirroring, handle mirroring. So, ang problema, wala pa tayong na-installed na application. Okay, i-okay lang natin siya. I-click lang natin yung okay. And then, start. Okay. Ang ibang phone, pag kinonect mo siya, itong kasing gamit is Nokia phone, automatically, kapag hinorizontal mo siya, okay, automatically, nagko-config na siya. Ayan, kung makikita natin siya, config na siya, naka-mirroring na siya. Halimbawa, gusto natin pumunta sa YouTube, and then gusto natin manood ng or ng video, something video, i-horizontal mo lang siya, lalaki na siya. Okay, kung makikita natin, naka-mirroring na siya. Napakadali lang po, di ba? Okay. You can watch the movie. Pwede rin tayo makinig ng sound. And etc. etc. Okay. Ngayon, ang problema natin, halimbawa, wala pa tayong na-installed na application. Okay. I-plug natin siya. Okay. Sabi rito, okay, no install application. Yan, no install application, work with the USB accessory. Okay. I-click lang natin yung view. Kasi nagre-reading siya kung mapapansin natin. Continuous yung hinahanap na kung may ano ka na, kung may application ka na. Ang problema natin, ay yung unang step natin, kung makikita natin siya, may QR code. Ito yung first step na gagawin natin. Kung yung cellphone natin, i-close natin siya. Kung yung cellphone natin may QR code, ganito, QR code scanner, yun yung first step na gagawin natin. Kung paano natin i-download and install yung mirroring application natin. Yung mirroring application natin. Kung wala kayo nito, punta kayo sa Play Store. Tapos, ayan, i-type nyo yung QR code scan. Pag tinype nyo siya, doon sa search ano niya, bar niya, halimbawa yan, tinype nyo siya, lalabas siya. Kahit alin dito, pwede natin gawin siya. QR encode bar, reader QR encode bar, scanner, 2022, yun lang ang gagawin natin. After na na-install na natin siya, okay, pupunta tayo dito then. And then, itatapat lang natin yung scanner natin dito. Makikita natin siya. Tinapat ko lang siya, ayan na siya. Okay, in-scan lang natin siya. Then, i-click nyo lang tong link na to. And then, download. Open. Ayan na siya. The mirroring siya. Ito yung icons na to ang
makikita natin doon. Do you want to install? Kasi dinownload na natin siya. Dinownload na natin 'to as a crack application. Pag sinabing crack application, siya parang naka-zip siya, yung hindi pa siya para kakaunti. Pag naka-crack kasi siya, ibig sabihin niyan, kakaunti lang yung space na nakukonsume niya. And then saka na natin siya install. Okay, install natin siya. Okay, then click natin open. And then, just in case na wala siyang response doon, na-click na natin yung open, i-close lang natin siya. And then, after nyan, i-click natin yung mirroring niya. Pag walang response, i-reset lang natin. Tanggalin mo muna yung USB niya, USB plug niya, and then, ibalik natin siya. Yan yung basic troubleshooting niya kung hindi siya ma-detect. Tapos, sabi niya rito, open mirroring to handle the mirroring suit. I-okay natin siya. And then sabi niya, start now. Click lang natin yung start now. Okay. Okay. Then, okay. Ayan. Makikita natin, yung aim natin na mag-mirroring yung ano niya, yung phone niya, kung ano nakikita natin sa cellphone natin, sa screen ng cellphone natin, nakikita na natin sa car player natin. Okay. Halimbawa, gusto natin pumunta ng YouTube. Okay, magpi-play tayo ng some videos or ano yung gusto nyo, music or something else. Okay, halimbawa, ito, play natin siya. Okay, para mas malaki, horizontal na lang siya. Ayan na siya. Okay, kung makikita natin siya, okay, mirroring successfully connected na siya. Kaya yung first step, using QR code. Yung second step naman, okay, halimbawa, tanggalin natin siya. Yung second step niya, halimbawa, wala pa siya. Okay, install natin siya. Okay, mirroring. Kaya halimbawa, wala tayong QR code. Wala tayong QR code scanner. Okay, and then, i-download lang natin yung application niya. View. Download. Tapos, click natin yung detail niya. Ito siya. Halimbawa, wala tayong QR code scanner na in-installed. Okay lang yan. Wala tayong, i-click nyo lang yung installed niya. Okay, then open. Then, i-close na natin siya. Okay, nandiyan yung icons niya. And then, the same procedure kanina. Itatanggalin muna natin, i-remove muna natin yung USB connection niya. Tapos, ibabalik natin siya. Reset. Tapos, i-okay natin siya. Click natin yung okay. And then, start now. Ayan. Madali lang yung sistema niya. Pinakita ko lang yung dalawang procedure kasi depende sa unit na ginagamit, Android or smartphone, na minsan hindi na didetect yung ganitong sistema. Ang rene-required niya, yung QR code scanner. Ganun yung i-apply nyo. Pag wala naman yung QR code scanner, ganun lang i-apply nyo yung pangalawang step natin. Kung both side, applicable siya, much better siya. Okay. Ganun lang po yung procedure kung paano natin i-mirroring yung touchscreen car player natin without Wi-Fi connection yung car stereo na car player natin. Basta make sure na yung cellphone natin, yung old phone natin, connected siya sa internet, okay. Ang iba, ginagamit din to as dashcam. Pwede natin siyang gamitin dashcam. Dashcam, halimbawa wala pa tayong dashcam, gusto natin magkaroon ng dashcam yung sasakyan natin using your old phone, pwede rin to. Kasi, halimbawa, i-click natin yung camera niya. Okay, kung makikita natin siya, ayan. Ayan yung camera niya, nakikita niya yung sarili. Okay, ilalagay natin siya rito sa unahan ng ano, o sa hulihan ng ano natin. Ayan. Kitang-kita siya, 'di ba? Kita mo yung sasakyan niya, okay. Pwede rin tong alternative na dashcam kung gusto natin. Ayan. Pwede natin siya papunta sa likod. O dito sa harapan niya. Pwede rin. Ang susunod na gagawin natin,
kayong tinatawag natin na mobile to mobile mirroring. Ibig sabihin nito, nagkakaroon sila ng control both side. Ibig sabihin, namomonitor mo yung activity ng isang phone using your other phone. Especially ito yung old phone natin, gagawin natin siya as remote control. Okay, ito yung gagawin natin. Yung isa, ang gagamitin natin siya, ang magiging papel niya is the quick support. Tapos yung isang old phone natin, gagawin natin siya team viewer as remote control. Okay. Kung paano yan, kailangan mag-install muna tayo ng team viewer application. Okay. Subukan natin. Pupunta muna tayo doon sa Play Store niya. Ganun din dito, Play Store niya. And then, isa-search natin yung TeamViewer Quick Support. Okay. TeamViewer Quick Support niya. Okay. Siya yung magiging Quick Support. Install natin siya. Tapos, ito namang isa. Ito yung gagawitin natin na team viewer remote control. Okay. Tatandaan lang natin yung icons na yan. Yung dalawang icons na yan. Yan yung gagamitin natin application. Okay, para hindi tayo malito. Then, click natin yung installation niya. Install niya rin. Click yung install. Okay, ang purpose nito, halimbawa, may gusto kayong mamonitor. Gusto nyong mamonitor yung isang device nyo, yung isang gadget nyo, yung isang Android phone nyo. Halimbawa, gusto nyong mamonitor yung kanyang activity, kung ano may yung purpose nyo. Pwede natin siyang gawin using this application, the TeamViewer application. Okay. I-recommend ko to sa inyo kasi effective siya. Okay. Actually, mayroon na siyang 10 million na nag-download ng application na to. Ibig sabihin, effectively yung application niya. Okay. I-open na natin siya. Okay. And then, agree. Agree and continue the policy. Okay. Dahil tayo ay, sabi nga nila, atapang atao, hindi na natin sila babasahin. Okay. Agree and continue kung ano yung policy niya. And then, drag-drag nyo lang. Okay. Ibig sabihin, itong application na to kasi, pwede rin itong gamitin nyo any kind of device, like for example, phone to computer or phone to laptop, pwede siyang gamitin or add another mobile device. Pwede, applicable siya. Okay, from this device, from computer or phone to phone, vice versa, pwede mo siyang gamitin as pwede silang mag-share ng data nila or pwede silang pwede mo silang ma-monitor both side then remote support. Ibig sabihin, siya yung support control niya. And then i-download natin siya. Okay, kung makikita natin, okay, after download, i-open natin siya. Agree, i-click nyo rin yung agree niya, then get started niya. Okay, kung mapapansin natin siya, sa monitor nila, both side, we have a difference instruction. Ito yung quick support natin, and then, ito yung control remote device natin. Okay. The only have to do, kung mapapansin natin, we have an ID number siya. Okay. Ibig sabihin, ito yung ID number niya from the quick support. Okay. Itatype natin siya dito sa partner ID. Okay. Ang sabi niya rito is 6607 63 0109.
And then, i-click natin yung remote control niya. Or otherwise, pwede naman natin siyang i-click yung send a file. Walang problema yan. Allow, and then sabi niya, allow remote control. Okay, okay. Okay, start now. Click natin yung start now. Okay, screen sharing na siya. From quick support. Okay, close na natin siya. Close, close. Kung mapapansin natin dito, mayroon na siyang parang yung maliit na icon niya, yung kulay pula. Ibig sabihin, activated na siya. Okay, kung mapapansin nyo, pag ginagalaw ko itong isa, kumbaga yung previously, kung ano yung nakikita natin dito, sa support, quick support device niya, nakikita din natin dito sa remote control niya. Okay. Kung makikita natin, hindi siya gumagalaw, hindi siya nagagalaw kahit anong gawin natin. Ayan. Wala siyang function. Samantalang itong isa, yung quick support niya, pag minub mo siya, gagalaw siya. Any other operation or any other activity, namumonitor siya nitong remote control viewer niya. Halimbawa, nagpunta siya ng Facebook. Ito hindi siya gumagalaw, di ba? Pumunta siya ng Facebook. Okay. Any other activity, namumonitor mo siya. Halimbawa, pumunta siya rito kay Info Pinoy. Ayan. Halimbawa, kinurus niya siya. Gusto mo mag YouTube or any other platform na gusto nyong dalawin, bawat activity na ginagawa nyo, namomonitor yan ng isa. Halimbawa, let me say, we play some video. Ayan. Okay, success tayo. Okay, success tayo mga ka-Info Pinoy. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Tips number 3, ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng multiple browser sa isang cellphone lamang. Kung paano yan, tunghayan po natin, wag po natin escape. Ito pa'y ginagamit ng mga YouTuber minsan para makapag-play sila ng video for at least a few minutes sa isang cellphone lamang na maraming video ang kanilang mapiplay. Tunghayan po natin siya. Paano ba yon? Ganito siya. Okay, ang gagawin natin, pupunta tayo sa ating Play Store. Ayan, pagdating natin sa Play Store, magda-download tayo ng okay, isa-search natin yung multi okay, multi-viewer browser. Okay. And then, itong icon na to, ito yung ita-download natin. I-click natin siya. And then, pre-application din po siya. And then, click install. Okay, waiting for a few seconds. Okay. Ang multi-view browser actually is parang trick natin din yan. Especially dun sa mga nag-YouTube. Alam nila kung ano yung function nito. Especially yung mga matagal na nag-YouTube. Okay, pwede natin siyang gamitin na mag-play tayo ng more than one video natin na ginagawa doon sa ating YouTube application. But ang gagawin lang natin yung email ad na ginagamit natin doon babaguhin natin yung email ad na ginagamit natin, yung originally na ginagamit natin doon sa YouTube natin.
gagamit tayo ng ibang account. Babaguhin natin yung account. Ibig kong sabihin. Tapos, i-play natin yung ating multi-viewer browser. Makakapag-play na tayo. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano. Let me say ito. I-open natin. Okay, pag nag-install kayo, ito yung unang makikita natin dun sa screen. Ayan. Kung paano siya nagmo-multiple browser, i-click nyo lang itong sa itaas, yung sign dito sa menu. And then, dyan nyo isi-select kung double, triple, quadruple, or etc. etc. Okay. Halimbawa, gusto natin mag-play ng video natin. Halimbawa, vlogger tayo, gusto natin mag-play ng some music. Trick lang ko to. Pero wag natin, take note lang, wag tayong gagawa nito ng more than 1 hour. Kasi madedetect yan ni Lolo. Okay. Kasi yung YouTube, alam natin na naka-algorithm siya. Okay. Once na gumagamit tayo ng YouTube, okay, binabasa niya yung ano, yung activity na ginagawa natin niya sa loob ng environment niya. Kaya nade-detect tayo kung yung ginagawa natin is violation or else or not violation or you are not violating the rules of the YouTube. Okay, ganito 'yon. Halimbawa, okay. I-click natin yung sa taas, halimbawa triple. Yan, kung makikita natin siya, triple siya. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, sasample lang ko kayo. Halimbawa, magpe-play tayo ng video na, ginagamit natin. Magsasample tayo, kukuha ako ng video ko dun sa akin channel. Okay, i-close ko muna to. Pupunta muna ako dun sa aking YouTube channel. Where's my YouTube channel? Okay, pupunta muna ako doon sa YouTube. YouTube.com. Okay, ito yung trick na sinasabi ko sa inyo. Before na mag-play kayo doon ng video, isa sa purpose natin, bakit nag-install tayo ng multi-view browser na yun, mag-play tayo ng videos na galing doon sa ating channel. Halimbawa, vlogger tayo. Okay, pero bago tayo mag-play ng some videos doon sa multi-view browser natin, make sure na yung ating account is papalitan natin siya. Okay, yung ibang account yung gagamitin natin para hindi ma-detect ni Lolo, sabi nga nila. Okay, kung makikita natin yung logo ko kanina, naiba na siya. Okay, ang gagawin natin dito, sabi ko nga kanina, before tayo mag-start doon sa multi-view browser as a trick, a technique kung paano tayo mag-play ng video doon sa mga YouTuber na hindi malalaman ni Lolo. Unang-una, babaguhin natin yung account natin dito. Halimbawa, ito yung account mo. Okay, ito yung ginamit ko. Yung pangalawa, ito yung inactivate ko. And then, punta ka na dito sa ininstall natin na ayan, yung icons niya, yung multi-view browser niya. Tapos, dito sa ano niya, dito sa search area niya. Okay. Ita-type natin yung hahanapin natin yung YouTube. Ayan. YouTube.com. Ito YouTube.com. Ayan. Naka-YouTube na siya. Tapos, gagawin natin, i-click lang natin yung a selection view kung ilan ba yung gusto natin. Halimbawa, i-choose natin muna yung triple. Ayan, kung makikita natin, triple may previous ano pa kasi siya, hindi ko pa natanggal yung ano niya, yung history. Pero madali lang yan. Okay, i-click lang natin itong sa, madali,
Para makita itong sa itong may plus sign na to. Tapos i-click nyo tong refresh button na to, ito. I-click nyo lang siya. Ito. Sisalik mo lang siya. Yan. Kung makikita natin, magkakaparehas na sila. Ito, kiklik natin to. Ayan. Kung makikita natin, kung ano yung nakikita natin, yan yun yung nakikita natin dito sa dalawa. Ay, sorry. Ayan. Ganyan lang po ang sistema niya. Okay. Halimbawa, kukuha tayo ng video doon sa channel natin. Okay, ang gagawin lang natin itong icon na to, i-click lang natin siya, then hahanapin natin yung YouTube channel natin, yung name niya. Halimbawa, yung name ko Info Pinoy NC. Okay, ito na siya, Info Pinoy NC. Okay, halimbawa, magpe-play tayo ng sample video niya. Halimbawa ito, i-click lang natin siya rito sa taas. Nakikita mo sa TV, wala na sa... Okay, magpe-play siya para maging kapares yung sa baba, para mapares. I-click nyo lang itong icon natin, itong sa baba na to. Ayan, kung mapapansin nyo, okay, yung multi-view browser niya, alis pare-parehas yung previews na nakikita niya dyan. Okay. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, kung paano install ang laptop, and then, HDMI cable. Pwede rin natin siyang iset yung, isiset natin yung, yung auto reload interval niya. Halimbawa, gusto natin siya na after, ang purpose nitong auto reload interval niya, every one minute, pag clinic mo siya, every one, halimbawa, yung video mo, nag 1 minute na, ibig sabihin niya, yung video niya, magre-reload siya. Kasi ang linagay natin dun is 1 minute interval. Okay, magre-reload siya. And then, i-click natin yung screen slip off niya para continuous yung videos niya. Kasi yung, let me say, for example, yung cellphone natin, nakaset yung slip screen niya, halimbawa every 2 seconds lang o 3 seconds lang, pag pinabayaan natin, ma-off na siya, mapopose yung video. I-correct nyo na lang po ako kung mali yung pronunciation. Ang piniplay natin. Ito naman, ang purpose nito, ayan, i-activate na natin siya, itong screen na to, i-activate natin yung auto-reload interval na isinet natin, na every 1 minute. So, pag natapos siya, every 1 minute, after 1 minute, magre-reload na naman yung video niya. Okay. Halimbawa, gusto natin palitan nung view niya. Halimbawa, 4, 5, 6, isisit nyo lang dito. So, ganun lang siya. Ginamit po natin yung HDMI 1. Okay. Take note, sabi ko, kung mag-play kayo nito, not more than 1 hour para hindi siya ma-detect ni Alulu. Okay. Ganyan lang yung trick niya na isinare ko sa inyo kung ano yung isa sa purpose ng multi-view browser. Okay. After na na-play na siya before 1 hour, halimbawa, tinapos na natin siya after 1 hour, okay, ang gagawin natin sa kanya, pupunta tayo dito,
i-click natin siya, tapos hahanapin natin yung single view. Pagdating sa single view, nakikita niyo yung parang orasan na yan. I-click natin siya, tapos i-click natin yung check view para ma-delete yung history. Halimbawa, may history dyan, i-click natin siya para hindi ma-detect. And then, after nyan, i-close na natin siya. Yan. Ganun lang. Okay. Ang susunod na video na isi-share ko sa inyo, yun mga hindi alam ng iba, kasi minsan may na-obserbahan ako, hindi alam ng iba kung paano ita-translate yung ibang language sa lingwahe natin, sa Pilipino or sa English na lang. Okay. Halimbawa, may sinesearch kayo sa sasakyan nyo, minsan lalo na yung mga Japan-made na sasakyan, minsan napapansin natin, ganito yung mga character niya, yung Nihongo siya, o katakana Nihongo, hindi natin na maunawaan. Or rather sa libro, or sa minsan, sa may na-encounter ako niyan, doon sa car stereo, hindi nila maset yung car stereo nila dahil yung pag inopen nila yung lalo na yung mga gawa ng ano, yung mga gawa ng Toyota or ng ibang model na galing sa Japan, halimbawa na lang, pag sinet mo yung ano, pag inopen mo yung car stereo niya, lalo na yung mga second hand car, makikita niyo yung mga instruction diyan sa car stereo nila is Japanese instruction. Okay, ito yung mga ideya na pwede natin gawin para ma-resolve yung problema natin regarding on that matter. Okay. Ang gagawin natin, napakasimple lang. Pupunta tayo sa ating Play Store. Okay, kukunin natin si Play Store. Tapos, ang gagawin lang natin, magda-download lang tayo ng translator. Okay, tatype natin yung okay, translate. Okay, ito, itong icon na to, nakikita natin yung may 10 million ano na siya, ng download. Okay, make sure. Okay, make sure na yung ida-download natin, ito yung sa Google Translation, sa Google Translate. Okay, ito yung icons niya, ayan, lapit-lapit natin. Ayan, yun yung ida-download natin. Okay. Okay, ito yung subject natin. Okay, paano natin siya ita-translate sa English? Ito na siya. Okay, make sure na isinet natin siya from Japanese to English. Okay, pag tinapat natin siya, gamit yung ating dinownload na Google Translator. Okay, ayan siya. Nakita ba? Ayan. Sabi niya, please to subscribe. Please click to subscribe the notification bell button. Ayan. Okay, kung mapapansin natin, almost the same. Please subscribe and click the notification bell button. Tapos, tinanggal natin siya. Translator niya from English to Japanese. Okay. Ibig sabihin, effective siya. Okay, ganyan lang. Click natin, subscribe, and notification bell button, please click. Okay, I hope nasiyahan kayo at naaliw kayo sa aking i-share sa inyong video. Sana'y huwag din natin pong kalimutan, i-click yung ating subscribe button, tapos yung ating notification bell button para updated po tayo sa ating mga darating pang mga video. Salamat! Ayan mga kaimpo Pinoy, alam nyo ba
ng ating cellphone plus isang cellphone lang na luma, pwede na natin siyang gawing CCTV camera sa bahay natin. Kung paano yan, ipapakita ko sa inyo. Meron ako isang lumang cellphone ko, tapos ito na yung pang-araw-araw na ginagamit ko. Ngayon ginawa natin siyang CCTV camera, ito yung viewer niya, ito yung control niya. Kung paano yan, ang mga kaimpo Pinoy, ang isishare ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-install ng CCTV camera na hindi na natin kailangan mag-invest ng mamahaling mga equipment para makapag-install tayo nito sa ating mga tahanan. Ang gagamitin lang po natin, kahit yung isang lumang cellphone natin, plus yung cellphone natin na ginagamit sa pang-araw-araw, pwede na po natin siyang gamitin. Ngayon, tunghayan po natin to at wag po natin i-escape at panoorin po natin kung paano natin to ginagawa. Okay, ang unang gagawin po natin ay mag-i-install muna tayo ng Wonder Cam. Ibig sabihin nito, ako kasi mayroon na, ito na siya. Mapapansin nyo, ito yung icon niya. Okay, kung saan ko to kinuha, tuturuan ko kayo. Punta kayo dito sa Play Store. And then, search nyo lang yung Wonder Cam application. Libre po ito, wala kayong babayaran. Okay then, makikita nyo rito pag wala pa kayong naka-install. Pag i-click nyo lang install, then after nyan, pag natapos siya, ito na yung makikita nyo. Okay. Same as well dito sa kabila, ganun din yung gagawin nyo. Pag na-install nyo, ito na rin yung lalabas dyan. Okay, magkaparehas na sila, may Wonder Cam. Ito yung icons niya, ito lang yung hanapin nyo, yung icon niya. Okay, the same software yung install nyo. And then, i-click nyo lang yung arrow, click nyo ulit, arrow, yan. Okay, let me say ito yung gagamitin natin na camera, isa yung CCTV camera. Tapos yung isang cellphone, ito yung viewer niya. Bali, ito yung magiging control niya. Ito rin yung magiging monitoring device mo. And then, after nyan, isa-sign in natin siya. Pag nag-sign in kayo, sign in with Google, kung wala pa kayong account, gumawa muna kayo ng account. Kung may account na kayo, pwede rin yun na yung halimbawa ngayon, pedro@gmail.com, ganun din dito sa kabila. Magkapareha sila. Okay, sign in. And then allow also. Okay, ayan, functional na siya, di ba? Okay, halimbawa, ikot natin yung camera natin. Ayan. Diba, napakadali lang. Galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? And then, aside dyan, meron siyang mga special function, katulad ng CCTV, meron siyang, pwede mo siyang i-record yung ano niya, may motion detector, may night vision, may flashlight, may talk, may reverse camera. Like for example, yung motion niya, once na may na-detect siya na motion, ayan, tutunog siya. Check natin siya. And then, flashlight, halimbawa kailangan natin ng flashlight, once na-clinic nyo siya, ayan, automatic, nandito yung control niya. And then, halimbawa, gusto natin i-reverse yung camera niya, i-click lang natin yung reverse from back camera, gagamitin natin yung front, i-click mo lang yung front. Ayan, mapapansin nyo, ayan, dyan siya nakatapat. Ayan, ito yung sa kabila. Diba? Ayan. Okay, hanggang dito na lang po. Sana po ay naaliw kayo at nagustuhan nyo itong aking video na isinare sa'yo kung paano gawing CCTVs ay yung ating mga cellphone. At kung nagustuhan nyo po, huwag po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At paki-click na rin po yung notification bell button natin para update po tayo sa mga susunod pa nating mga video. Salamat po!